أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At ngayong araw po, ang ating paksa na pag-aaralan ay napakahalaga po sa isang Muslim, sa buhay ng isang Muslim, na ito ang talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam at mga aral na mapupulot natin mula sa talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At hindi po lingid sa inyong kaalaman na ang ating pananampalataya ay kabilang dito ang anim na haligi ng pananampalataya na ito. Ang pinakauna rito ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ang pagsaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah. Kaya kabilang po sa pundasyon ng ating paniniwala o pananampalataya ay malaman natin ang saksihan natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito ay kinakailangan na malaman ng bawat Muslim ang talambuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at kung saan dito rin makikita natin ang pamamaraan ng kanyang pamumuhay na dapat nating gawing modelo sa ating pamumuhay. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi sa banal na Quran ay rahmatan lil alamin. Siya ay tinatawag na habag, awa at habag sa sangkatauhan. Allahu Akbar. Kaya tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay nagpadala ng isang dakilang propeta, alipin at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pinakamainam na nilikha, pinakamainam na tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ay kanyang ibinilang sa kanyang umma. Sa kanyang umma. Ha? Tayo ay umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At mahalaga pag-aralan ang talambuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam upang malaman natin ang mga katibayan ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaman natin ang buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tayo ay sumasaksi na siya ay alipin at sugo ng Allah, pero hindi natin siya kilala. Dapat po na makilala ng isang tao ang kanyang kinikilalang huling propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, hindi natin makikilala ang relihiyong ito maliban sa pag-aralan natin ang talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil siya yung may dala. Siya yung pinagkatiwalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng relihiyong Islam na kanyang ipinadala sa atin. Ganun din na siya yung nagsabuhay ng relihiyong ito. At upang malaman din natin ang pamamaraan ng pamumuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ito ang dapat na maging buhay ng isang Muslim. Dapat na isabuhay ng isang Muslim ang pamamaraan ng pamumuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya siya nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala na isang tao, si Propeta isang tao, upang kaya natin na maging modelo siya. Hindi siya nagpadala ng mga anghel o anuman para sa atin, kundi isang tao na katulad natin, upang siya ay gawin natin na bilang modelo sa ating pamumuhay. Kaya narapat po sa isang Muslim na pag-aralan niya ang buhay o talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dito sa ating pag-aaral, inshallah, gagawin po natin ito na series. At sa bawat pag-aaral natin ay tayo po ay pupulot ng aral na maari nating magamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pinakauna dapat natin malaman ay sino nga ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang pangalan, sino ang tatay niya, sino ang nanay niya. Ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Muhammad. May iba pa siyang mga kunya. Ang kunya niya ay si Abul Qasim, at may iba pa siyang mga kunya. Pero ang kanyang pangalan na ipinangalan sa kanya ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib ay si Muhammad. Si Muhammad, okay? Si Muhammad. At nabanggit din ang kanyang pangalan sa ibang talata sa Quran na binanggit ni Isa alayhi salam na darating na propeta na ang kanyang pangalan ay Ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad. So kabilang yan sa mga pangalan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang Ahmad. Si Muhammad, ang tatay niya ay si Abdullah. Ang tatay niya ay si Abdullah na anak ni Abdul Muttalib. So
So ang tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abdullah, alipin ni Allah. Ang pangalan na ang kahulugan ng Abdullah ay alipin ni Allah. At ang kanyang lolo ay si Abdul Muttalib. Ang kanyang lolo ay si Abdul Muttalib. At ang kanyang nanay naman ay si Aminah bint Wahab. Si Aminah bint Wahab. Ang pangalan ng kanyang nanay ay si Aminah bint Wahab. So dapat alam natin sino ang tatay ng propeta, si Abdullah na anak ni Abdul Muttalib. Ang kanyang lolo ay si Abdul Muttalib. At ang kanyang nanay naman ay si Aminah bint Wahab. So napakasimple, kailangan po alam natin 'yan dahil tayo ay isang umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dapat alam natin ang talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmula sa malaking angkan na ito ang tinatawag na tribo ng Quraysh, na sila ang kilalang namumuno sa Makkah, naninirahan sa Makkah at kilalang namumuno sa Makkah. So ang kanilang tribo, ang kanilang pinagmulan ay sa tribo ng Quraysh. Ng tribo ng Quraysh na sila ang pinakakilala at namumuno sa lugar na Makkah. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang angkan na pinagmulan ay mula kay Propeta Ismail alaihi salam. Si Propeta Ibrahim alaihi salam, ay nagkaroon ng dalawang anak na nabanggit sa Quran at saka nabanggit sa Quran, na ito si Ismail na anak niya kay Hagar o si Hajar, at si Ibrahim na may anak din siya kay Sarah, na ito ay si Ishaq o si Isaac, Ishaq. Si Propeta Ismail ay doon nang galing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at si Propeta Ishaq ay doon nagmula si Propeta Isa alaihi salam o si Jesus alaihi salam. So sila ay halos isa lang ang kanilang pinagmulan, na ito ay sa ama ng mga propeta o ama ng mga mananampalataya na si Propeta Ibrahim alaihi salam. Si Propeta Ibrahim alaihi salam, ang kanyang anak ay si Ismail at saka si Ishaq, at dito nagsimula, dito nagmula si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ismail, at si Propeta Jesus alaihi salam ay doon naman kay Propeta Ishaq alaihi salam. Ang mga propeta ay pinipili ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kilala o malaking pamilya. Bakit? Anong hikma? Ano yung wisdom, karunungan kung bakit ang mga propeta ay pinipili ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga magagandang pamilya? Okay? Kailangan malaman natin kung anong hikma, dahil wala pong propeta na alipin. Walang propeta na alipin. Ang hikma ayon sa mga ulama ay upang hindi maliitin ng mga tao ang propeta na ito, at hindi nila pagtangkaan na siya ay nag-aangkin lamang ng pagkapropeta. Siya ay nag-angkin lamang ng pagkapropeta para sa kanyang, para sumikat, para sa kayamanan o para sa katungkulan. Okay? Kaya karamihan, halos lahat ng mga propeta ay mula sa mga kilalang mga pamilya, mula sa mga katamtaman ng mga pamilya. Hindi sila mga alipin. Para itong, kaya gaya po na sinabi natin, ang hangarin dito o yung tinatawag na wisdom, karunungan, isa sa nabanggit natin mga ulama, ay para hindi sila maliitin, para hindi basta-bastain ng mga tao ang propeta na ipapadala ng Allah, dahil meron siyang malaking mensahe na pinakadakilang mensahe, na ito ang kaligtasan ng mga tao, na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Kaya yan ang unang mapupulot natin na aral dito, na ang Allah subhanahu wa ta'ala pumipili siya sa mga propeta niya, na lahat sila ay mula sa mga katamtaman o mga malaking pamilya, para hindi sila maliitin, hindi basta-bastain ng mga tao, at ganun din na para hindi sila pagbintangan na sila ay nag-angkin lamang ng pagkapropeta para sila ay kumita, para sila ay makilala, para sila ay magkaroon ng kapangyarihan. Yan ang isa sa mga hikma doon. Ganun pa man, ang malaking pamilya sa Islam ay hindi po makakatulong sa atin. Yan ay sinabi sa Banal Quran, sinabi ng Allah na inna akramakum indallahi atqakum. Yan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ang pinakamainam sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay silang may pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yan ang isa sa mga turo ng Islam. Patungkol naman ito sa tinatawag na pagkakapantay-pantay sa Islam. Ang tinitingnan ng Allah ay ang puso ng tao. Sinabi sa hadith ay inna Allaha la yanduru ila wujuhikum wala suwarikum walakin Allaha yanduru ila a'malikum
wa ila kulubikum, ila kulubikum wa ila amalikum, au kama kala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na hindi titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga larawan, ang inyong mga mukha, bagkos ang titingnan ng Allah ay ang inyong mga puso at inyong mga gawain. Okay? So dito sa Islam, makikita natin na hindi mahalaga ang ano ka man, ikaw ay mayaman, mahirap, maitim, puti, bughaw, anumang kulay mo, ano ka mang tribo, ano ka mang tinatawag na nilikha, ang mahalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung pagkatakot na ito? Ang sundin mo ang kanyang ipinag-utos at ipagbawal mo sa iyong sarili ang kanyang ipinagbabawal. Yan ang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi niya, in akramakum indallahi atqakum, ang pinakamainam sa inyo ay silang matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ang ipinanganak na sinasabi na ako ay ipinanganak na Muslim, ako ay sa tribo na ganito, ako ay balik Islam, hindi po. Pare-parehas po yan. Si Balik Islam, si Maranao, si Maguindanao, si Tausug, si Yakan, si anumang tribo. Ay ang titingnan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kung ano ang sino man ang matakutin sa atin kay Allah. In akramakum indallahi atqakum. Ay hindi natin pwedeng pagmayabang, ha? Nasabihin natin na ako, ha? Ako ay pinanganak na Muslim, ikaw ay balik Islam lamang, o ikaw, ako ay mga tribo ko ay ganito, pamilya ko ay ganito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo, sinabihan niya ang kanyang tito, ang kanyang pinsan, ang kanyang anak. Nasabihin, ano sinabi niya? Sabi niya, nahingiin niyo kung ano ang kailangan niyo sa akin dito sa mundo. Dahil wala akong maibibigay sa inyo na tulong pagdating sa kabilang buhay. Si propeta mismo nagsabi niya sa kanyang mga pamilya. Kaya, ang utos niya ay maniwala kayo kay Allah at kayo ay sumamba kay Allah, dahil kung hindi, ay kahit anong pamilya kayo. Ang tito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Si Abu Lahab, anong nangyari sa kanya? Siya ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay galing sa pamilya ng Quraysh. Pero bakit? Dahil siya ay lumabag. Siya ay sumuway at hindi nagbalik loob kay Allah. Kaya narapat na tayo bilang isang Muslim ay palagi tayong magpakumbaba at isipin natin na tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, at palagi nating alalahanin na ang pinakamainam kay Allah, ang pinakamainam kay Allah ay silang matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pangalawang aral na mapupulot natin sa talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinanganak sa Makkah. Saan ipinanganak? Sa Makkah. Ang Makkah ay napakalapit dito sa amin sa Taif, mga 110 o 20 kilometers ang layo niya sa tinatawag na Taif. Ito ang Makkah na kung saan dito tayo nagsasagawa ng Umrah at saka ng Hajj. Diyan nakalagay ang Kaaba. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinanganak sa Makkah sa araw ng Lunes, Monday. Yan ay napagkasunduan ng mga ulama na ipinanganak siya sa araw ng Lunes, at siya ay ipinanganak sa taon ng elepante, sa taon ng elepante. Okay. Naghahati naman ng pananaw ng mga ulama kung anong buwan, kung anong buwan. May nagsabi na Ramadan, may sabi ng may Rabiul Awal, pero ang pinaka naririnig natin palagi, which is may mga ulama na nagsabi ay sa Rabiul Awal. Pero yung exact na date niya, kung ano, may nagsabi na pang siyam, labing dalawa, pang sampo, marami yun. Pero ang pinakasigurado ay ipinanganak siya sa araw ng Lunes at sa taon ng elepante. At bakit tinawag na taon ng elepante? Okay, taon ng elepante. Taon ng elepante dahil sa taon na ito, pinanganak siya, pinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago siya ipinanganak, ay doon sa taon na yun ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Abraha, isang pinuno ng mga sundalo, mga kawal ng Yemen, napakalapit sa boundary ng Saudi Arabia, ang Makkah at saka bandang Jizan. Paglagpas mo yan ay tinatawag na Yemen. Ang Yemen ay sa panahon ng pinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o bago pa siya pinanganak, ang naghahari dyan ay opinuno sa Yemen, sa mga kawal doon ay si Abraha. At si Abraha, itong si Abraha ay nakita niya o napansin niya na ang Kaaba, yung Kaaba,
ay dinadakila ng mga Arabo. At gusto niya na kumbaga akitin niya ang mga Arabo na iwasan nila ang Kaaba. Kaya gumawa siya ng kanyang napakagandang bahay. Napakagandang bahay para doon gawin o dakilain ito ng mga tao. Pero ayon sa history, ay merong isang Arabo na hindi na ikinatwa ito at pumunta doon at siya ay dumumi sa lugar na ito at nagalit itong si Abraha. At isinumpa ni Abraha na pupuntahan niya ang Kaaba at sisirain niya ang Kaaba. Kaya siya ay sumulat sa hari ng Habasha na ipadala niya sa kanya ang kanyang mga elepante. Ha, sa taon na yun, sa mga panahon na yun, ay wala pang mas malakas na mga tinatawag na mga sandata, maliban sa mga sandata na ito, sandata na ito, nawala ito sa mga Arabo. So doon lang sila sa pinadala sa galing sa Habasha, pinadala yung mga elepante para gawin ni Abraha na sasakupin niya ang Kaaba at ito ang gagawin niya na kanyang gagawing mga instrumento para sa kanyang pagsira sa Kaaba. At nung sila ay pumunta na sa Kaaba at sisirain nila ang Kaaba, nung malapit na sila sa Kaaba, dito ay ang mga elepante, kapag sila ay papunta ng Kaaba, sila ay umuupo. Pero pag sa kanan, kaliwa, likod, tatakbo sila. Ayaw nilang pumunta sa Kaaba. Naalaman na nila sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag papunta ng Kaaba, sila ay umuupo. Kahit anong gawin ng mga tao sa kanya, wala. Pero yung elepante, kapag papunta ng kanan, kaliwa, pabalik, takbo agad. Yan ang nangyari sa kanila hanggang nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ibon. Ha? Ang mga ibon na kung saan may dalang mga malalaking mga bato na ito ay ayon sa nabanggit sa mga riwaya, ay ito ay bato mula sa imperno. At pinagbabato nila sa napakaraming kawal, mga sundalo na gustong sumira sa Kaaba. At dahil dito ay sila halos ay namatay at pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Ano ang hikma kung bakit ipinanganak si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa taon ng elepante? Taon ng elepante kung saan niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Kaaba at pinarusahan niya ang sinuman na itong taon na ito, napakalakas nila ng mga sundalo at saka yung kanilang pakikipaglab. Mga tao, napakarami nila, malakas sila, pero ibon lang, na maliit na ibon na may dalang tinatawag na mga bato mula sa impero at pinagtatapos sa kanila, ay lahat sila ay namatay. Ito ay kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una ay ang Kaaba ay ito ay mahalaga at pinangangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Kaaba ay pinangangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay patunay na walang may kakayahan na sumira dyan maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na upang pinanganak si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay siya ay mamulat sa mga tao na mayroong iman, mayroong paniniwala na mayroong tagapaglika na siya si Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ang may kakayahan lamang na lumigtas sa Kaaba mula sa mga malalakas na mga tao na sina Abraha at kasama kanilang mga elepante. Sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay nasa puso ng mga tao. Kahit sila ay gumagawa ng mga pagtatambal, ay nandun sa kanilang paniniwala na mayroong dakilang tagapaglika na siya si Allah, na siya ang may kakayahan at nagligtas sa Kaaba. Siya ang tinatawag na mamuhay si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na sila ay naniniwala na mayroong Diyos na makapangyarihan na kung saan siya nagligtas sa Kaaba. Yan ay isa sa mga hikma doon. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay pinanganak, ang unang nagpasuso sa kanya, siyempre ang kanyang nanay. Sa pangalawang nagpasuso sa kanya, yan ang kanilang kasama sa kanilang nakasanayan, ay si Thuwaiba Maula Abi Lahab. Ito ay dating alipin ni Abu Lahab na si Thuwaiba. At isa sa mga nakasanayan ng mga taga-Makkah, especially sa mga taga-Makkah na mga Arabo, ay kanilang ipinapadala ang kanilang mga anak. Sa lugar na kung saan ito ay malinis, payapa, at saka lugar na malayo sa sentro. At nakasanayan nila na mayroong mga pamilya, may mga babae
sila ay galing sa lugar na Taif. At sila ay bumababa sa Makkah para kumuha ng mga tao, mga bata na aalagaan nila. Siyempre, kumukuha sila ng kapalit na pera o kayamanan at inaalagaan nila sa lugar na Taif. At isa sa mga hikma, mga wisdom nila doon ay upang maging malusog ang bata sa kanyang katawan, sa kanyang paglaki, pati sa kanyang pananalita, sa kanyang pag-uugali. Dahil ang Taif ay napakagandang lugar itong pinupuntahan o lugar ng Banu Sa'ad na kung saan doon nila dinadala, doon sila nakatira yung mga pamilya ng mga babae na ito at doon nila inaalagaan yung bata na sila ay nagpapasuso sa mga bagong panganak, mga bagong panganak na mga sanggol. At dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinanapan siya ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib nang kukuha sa kanya, mag-alaga sa kanya. At ang nakakuha sa kanya ay si Halima bint Abi Duhaib. Si Halima bint Abi Duhaib na mas kilala sa pangalan na si Halima As-Sa'diyah. Halima As-Sa'diyah. Si Halima As-Sa'diyah ay taga Taif na kung saan siya yung tinatawag na nakakuha ay propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa una ayaw niyang kunin pero dahil uuwi sila na wala silang makukuhang bata, ay tinanggap nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang sa mga miracles, mga himala, dun pa lang sa pagbalik nila, ay mayroong sasakyan si Halima As-Sa'diyah at kanyang asawa na isang donkey, asno, isang donkey na napakahina, napakahina. Pero noong si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sanggol pa na kunin ni Halima As-Sa'diyah at dalhin niya, ay doon ay naging, subhanallah, naging malusog, ha? Naging malusog ang donkey na yun at siya ay naunang naglakad pa at naiwan niya ang ibang mga kasama nila na naglalakbay. Nabigla ang kanyang mga kasamahan at ito ay tinanong nila, di ba yan yung dati na napakahina? Subhanallah. Pero sinabi ni Halima As-Sa'diyah, tama, yan ay napakahina. Pero simula nung makuha ko itong sanggol na ito ay naging malakas. Subhanallah, ang donkey na ito nung sila ay pauwi papunta ng Taif. At kasama sa mga himala, na dumaan kay Propeta sallallahu alaihi wasallam noong siya ay nandoon na sa Taif. At ang kanilang nakasanayan ay every 6 months o every mga 6 months ay dinadala ng ni Halima As-Sa'diyah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah para makita ng kanyang nanay na si Amina. At doon ay alagaan niya. At bago yun, hindi natin nabanggit kanina na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa siya ipanganak, bago pa siya ipanganak ay namatay na ang kanyang tatay na si Abdul Muttalib. Hindi pa siya pinapanganak. Buntis pa lang si Amina ay namatay na ang kanyang tatay na si Abdullah. Na sa ibang riwaya siya ay naglakbay papunta ng Syam at nung siya ay pabalik na ay siya ay inabutan ng kamatayan at nilibing malapit sa Madina. Yan ay isa sa mga pagsubok na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya nakita ang kanyang tatay. Hindi niya nakita ang kanyang tatay. Siya ay pinagbubutis pa lang, namatay na ang kanyang tatay. At dito naman tayo sa pamumuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Banu Sa'd. Kasama niya si Halima As-Sa'diyah at ang anak ni Halima As-Sa'diyah at mga tao sa Banu Sa'd. Nung sila ay nanatili doon, kabilang sa mga nabanggit ni Halima As-Sa'diyah na mga biyaya na dumating sa kanila, ay naging mabiyaya ang kanilang pamumuhay. Yung kanilang mga pananim ay naging dumami at ito ay naging mabiyaya. Subhanallah. Mga biyaya dahil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanilang mga alaga, mga kambing, mga kamelyo ay naging malulusog at dumami dahil sa pagiging baraka, pagiging biyaya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At yan ay sinabi ni Halima As-Sa'diyah noong dumating sa kanya si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay dumami ang kanilang mga biyaya. At ganoon din kasama sa mga himala na dumating sa kanya ay noong panglimang taon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o panghuling 4 na taon. Papasok na yung mga 5 taon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa kanya si Jibril alaihi salam. Dumating sa kanya si Jibril alayhi salam at kinuha niya habang naglalaro si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam at kanyang binuksan ang dibdib ni Propeta sallallahu alayhi wasallam at tinanggal niya yung bagay dito na itim at nilinis niya ng tubig na zamzam na kung saan dito ay lahat ng tao ay mayroong lugar na kung saan pinapasukan dito si Shaytan, si Iblis o si Satanas
para iligaw niyang tao, para magbulong sa tao na gumawa ng masama. At dahil dito, ito ay nilinis ni Jibril alayhis salam. Ang isa sa mga hikma, ha? Isa sa mga hikma ay dahil siya ay magdadala ng dakilang mensahe na ito ang relihiyong Islam, kaya nilinis ni Jibril alayhis salam sa utos ng Allah ang kanyang dibdib sa pamamagitan ng tubig na Zamzam. Ito ay himala ni propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ng mga naunang mga himala ng mga propeta. Si Abraham, tinapon sa apoy, hindi nasunog. Si propeta Musa alaihi salam, nahati ang dagat. Ha? Lahat ng mga propeta may mga miracles. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay kabilang sa kanyang mga himala. Ganun din, ang aral na mapupulot natin dito ay ang pagiging biyaya ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang tao na katulad natin. Ngunit dahil siya ay mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging propeta, ay pinangalagaan siya ng Allah, at ganun din na siya ay mabiyaya. Ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkakaroon ng biyaya ay ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ninuman sa atin ang may kakayahan na gawin niya maging mabiyaya ang kanyang sarili na maliban sa pahintulot ng Allah. Maliban sa pahintulot ng Allah. Ay itong mga biyaya na dumating kay propeta sallallahu alaihi wasallam, tulad ng pagdami ng mga pananim, pagdami ng naging malusog ang kanilang mga halaman, yung mga kanilang mga hayop, at iba pang naging mabiyaya kay Halima As-Sa'diyah. Ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ni propeta Muhammad. Walang kapangyarihan si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat ng tao, maliban lamang ito sa ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya sa isang tao. Okay. Kabilang din sa aral na mapupulot natin dito ay siya ay kabilang sa kanyang mga himala, gaya nabanggit natin, ay ang paghati sa dibdib niya dahil siya ay magdadala ng napakadakilang mensahe na ito ang relihiyong Islam. Dadaan siya sa marami mga pagsubok, subhanallah. Kaya pinangalagaan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at dito pa lang ay tinanggal na yung tinatawag na mali, yung itim na bagay sa kanyang puso dahil sa siya ay magdadala ng napakadakilang mensahe. Dito pa lang, bago pa lang siya pinanganak, ay namatay na ang kanyang tatay. At dahil dito sa pangyayaring ito, si Halima As-Sa'diyah inuwi niya si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang nanay sa Makkah, dahil natakot siya na baka mayroong mangyari kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos noong dumating ang edad ni propeta sallallahu alaihi wasallam ng 6 na taon, 6 years old, ay namatay ang kanyang nanay na si Amina. Namatay ang kanyang nanay dahil gusto niya bisitahin ang kanyang libingan, ang kanyang asawa at kamag-anak sa Madina. At nung siya ay pabalik, ay namatay. Namatay siya at nilibing siya sa tinatawag na Abwa, sa pagitan ng Makkah at saka sa Madina, na kung saan isa ito sa mga pagsubok na naman na dumating kay propeta sallallahu alaihi wasallam, na 6 na taon siya, namatay ang kanyang nanay. At siya pinangalagaan ng kanyang lolo. Kinupkup siya at inalagaan siya ng kanyang lolo. At noong dumating sa edad na 8 taon si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay siya ay namatay na naman ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib. Namatay na naman ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib. So dito, subhanallah, isa ito sa mga pagsubok sa tao. Maaring mawalan tayo ng mahal sa buhay. Maaring nanay, tatay, maaring asawa, maaring anak. So, propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tao lang din na katulad natin. Bago pa siya pinanganak, namatay na ang kanyang tatay. 6 na taon, namatay ang kanyang nanay. 8 taon, namatay ang kanyang lolo. So ito ay pagsubok sa isang tao. Ngunit hindi ibig sabihin na kapag tayo ay sinubukan ng Allah, ay tayo ay hindi mahal ng Allah. O kaya ay tayo ay mawawala ng pag-asa. Bagkus may mga bagay na ito ay mga pagsubok sa atin ng Allah upang tayo ay maging matatag. At nabanggit sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay payo sa lahat ng may mga pagsubok sa buhay. Dito pa lang si propeta, makikita natin yung sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, na kung saan kanyang sinabi na kahit yung isang tinik lamang, ha, yung isang tinik lamang na dumikit sa kanya, dumikit sa isang tao, ay papatawarin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga
ang kanyang mga kasalanan. Kung ito ay tayo ay magtiis kay Allah, kung tayo ay may mga dumating sa atin na mga pagsubok, tayo ay magtiis at magsabi tayo ng alhamdulillah. Alhamdulillah. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakakapagtaka ang buhay ng isang mananampalataya kapag may dumating sa kanya ang kabutihan, sasabihin niya alhamdulillah. Pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag may dumating sa kanya na mga pagsubok, magsabi siya ng alhamdulillah. Dahil yan ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay makikita mo lamang sa isang mananampalataya. Kapag tayo ay minahal, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay kinisusubukan. Kaya narapat lamang sa isang mananampalataya na tayo ay palaging magtiis para kay Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din na tanggapin natin kung ano ang nakatadhana sa atin. Sinabi ng Allah sa banal na Quran na may mga bagay, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. May mga bagay na ang akala nyo ito ay makakasama sa inyo, pero ito pala ay makakabuti sa inyo. Tanggapin natin ang plano ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang qadr o tadhana ng Allah ay mas mainam kaysa kagustuhan natin. So dito po, hanggang dito lamang po ang ating pag-aral sa araw na ito. Inshallah, biidillah, sisikapin natin na ito ay matapos natin hanggang yung series na ito. Gagawin natin series hanggang matapos tayo sa talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at ganoon din na tayo ay magpupulot, maggagawa ng mga ibig sabihin ay tayo ay sisikapin natin na makapulot ng aral mula sa talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.